Bishop Manny, na mas, teka, parang ano muna, wait, sandali lang, pause muna tayo, wag muna tayo papakasal, pwede na yung live-in muna, ganun yung parang lumalabas po dun sa bilang, ano. Pero pwede rin kasi na maraming realization, diba, nakapag-reflect ang marami at marami din ang naisip noong pandemya, ang hirap ng buhay. Pag bigla-biglang may ganito nangyari, paano tayo makakasurvive? So, nagdalawang isip, tinignan muna. Pero ang gusto natin tutukan, yung pag-live-in eh. Yun yung tumataas. Yung pagpapa-pause ng kasal, syempre ayaw nating pilitin na ikasal sila ng hanggat hindi talaga handa. Diba? Ng 100%. Pero dun sa live-in, yun yung pong i-discuss natin. Ano po ang masasabi mo na, yun nga, mas kaunti na raw yung nagpapakasal po ngayon, Bishop Man? Marami siguro pong factor bakit ayaw na muna. Hindi naman sinabing hindi ayaw na talaga. Ayaw talaga. Mm-hmm. Ayaw na muna. Marami pong factor kasi nga, unang-una, ito bang aking kapartner, ka-live-in, ay totoong ito na ba ang magiging lifetime partner? So may doubt, number one yun. Pangalawa, makakasurvive ba kami sa buhay ngayon, lalo na ang taas-taas ng demand, ng pangangailangan, lalo na ngayon na napakahirap ng buhay sa Pilipinas? Pangalawa. Pangatlo, baka masira, di pwedeng umatras. So yan po ang ilang mga importanteng factor. Bakit hindi gumugo yung magka-partner? Meron din, Bishop Manny, yung parang, okay na tayo eh. Bakit kailangan pa nating ikasal? Nagkakaroon ng, meron po akong mga ilang na kaibigan or mga nakakausap din po na yung, sandali lang, okay naman kami, magkakaroon pa ng pressure to be a wife and to be a husband. Baka doon pa kami magka-problema. Okay naman na. Parang kasi may disenyo kasi yung marriage at pagsasama. Pag sinabi kasi natin pagsasama, ibig sabihin kukonsumuhin nung dalawang magka-partner ang pag-aasawa. Mm-hmm. Pinag-uusapan na lang legal o hindi legal. Oh, yes. Hindi ho parang ini-endorse yun ng salita ng Diyos. Opo, opo. Kasi pag pinuntahan niyo po ang Bible, narito ang mga text, Genesis 2:15, nilika ni Lord si Adam, nilagay sa hardin. Pagkatapos ng Genesis 2:18, sabi, "The Lord God said, it is not good for a man to be alone. I'll make a helper suitable for him." So, ibig sabihin, yung pagkakalika kay Adam and Eve ay paglilika upang magsama sa pagpapala ng banal na matrimonyo. Kasi ang nag-facilitate ng marriage nila, mismo ang Diyos. So, hindi muna sila nag-trial and error. Walang ganong record. Ibig sabihin, nung pinagsama sila ng Panginoon, pinagpala sila. Ibig sabihin, lumalabas that marriage is not just the doing of these two individuals. Marriage is the doing of God. Doon po, Bishop Manny, nagsimula yung konsepto ng kasal. Opo, nauna siya sa church. Yung konsepto nga ng marriage, nauna pa sa gobyerno eh. Bago palikain ni Lord yung gobyerno, marriage na agad eh. Tapos bago palikain ng church, nauna pa nga yung marriage. So makatid, mataas ang tingin ng Panginoon sa marriage. So bakit may trial and error? Ayan. Okay, pag-uusapan po natin yung setup ng marriage o pagpapakasal sa basihan po ng Panginoon. Yes. Paano po yan? Tama. Kasi nga, yung nga, dalawang bagay kailangan maintindihan ng tao. Eh. Unang-una is that marriage is the doing of God. Ibig sabihin, men and women are mere participants of the marriage union. Kasi yung marriage kasi regalo niya sa iyo eh. Regalo niya sa partner mo, sa akin, tsaka kay Helen. Regalo niya yun eh. So ibig sabihin, lumalaho ka lang doon sa main project ng Panginoon. So hindi mo siya pwedeng kalikutin sa paraan mo. Dapat galawin mo siya sa manual of operation ng Diyos. Kasi unang-una, gawain yun niya. So pag-umpisa ng umaga hanggang hapon, walang ginawa ang Panginoon kundi mag-partner ng tao. Hanggang ngayon yan, magpa-partner siya. Siya ang nagbibigay. Katulad kay Eva, binigay ni Lord si Eva kay Adan bilang regalo, hindi para guluhin ang buhay niya. Hindi yun ang intention. Pangalawa, kung aaminin natin that marriage is the doing of God, so pupunta ako sa pangalawa. And so, sa marriage din, maluluwalhati ang Diyos. So marriage is for the glory of God. It is the doing of God, and it is for God's glory. So makatid, hindi naman ikaw magbebenepisyo. Gusto kong sumaya eh.
eh yun ang magiging problema. Kung ang target mo sa marriage ay sumaya ka, eh paano kung hindi? O kaya sumaya si partner, pas hindi. Ang dami niyang disappointment. Unang-una dapat maging masaya sa marriage yung dalawa, ang Lord. Kasi para sa Kanya yun eh. Doing of God, and it's for God's glory. At doon papasok din, kanina nabanggit ko rin, yung iba, ayaw magkaanak. Ayaw magkaanak. May role ang anak. Ooh. Ano po ang role ng anak yun sa pagsasama? Ano ang role ng anak? Ang ganda kasi, actually Cheryl, yung mag-asawa kahit walang anak, kompleto sila. Kasi may mga pamilya na walang anak eh. At hindi sila nagkaanak. Companionship, nagsama sila hanggang pagtanda. Ibig sabihin, ang trabaho ng ano, ng mga, ang main reason ng pagpunta o pagdating ng mga bata is service, heritage, and reward. So, ang mga bata ay heritage, ang bata ay reward ng Lord dun sa dalawang mag-asawa. Tignan mo ang sabi. Psalm 127 verse 3. Ang sabi, children are a heritage from the Lord. Offsprings are reward from Him. Ibig sabihin, regalo ni Lord yung bata dun sa mag-asawa. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila kompleto kung walang anak. Pero pag dumating yung bata, heritage, mana, pangalawa, reward, gantimpala, gantimpala. So ngayon, ibig sabihin ngayon, dapat ma-groom yung bata bilang heritage, bilang reward. So ano kailangan nilang gawin? Turuan ang bata ngayon na luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo both ng magulang, babae, lalaki, na sila ay mag-honor, mag-respect, in order malakara ng bata na sila ay heritage. So nagiging masaya yung pamilya kung ang mga bata ay lumalakad sa dalawang anyo niya. Unang-una siya ay mana, pamana ng Diyos, heritage. Pangalawa, kantimpala. Pag lumampas doon yung bata at tinahak nila ay mali, nagkaroon ng alibugang anak, magkakaproblema yung pamilya, lulungkot ang bahay.